Naway yung mga papunta pa lamang ay gabayan at ingatan ng ating Diyos sa pagpunta dito sa ating physical gathering. Bago ko po simula ng ating pag-aaral sa libro ni John Owen na The Duties of Fellowship of Duties, manalangin po muna tayo. Hiniyan ko po na lahat po tayo manalangin. Panginoon, aming Diyos, nakilala sa lahat, mahabagin at makapangyarihan. Kami po ay nagpapakumbaba sa oras na ito. Kung wala ang iyong banal na espiritu na magagabay sa amin upang maunawaan ang iyong salita, ay wala kami kayang maintindihan. Ganun din, Panginoon, kung wala ang habag, Panginoon, at ang kapatawaran ni Hesus Kristo, ay wala ring silbi ang aming pag-aaral kung hindi kami niligtas sa cross ng Kalbaryo, Panginoon. Sa oras po na ito, tinataas po namin ang lahat ng gawain na ito. Gamitin mo po ako. Naway ang aking sasabihin ng aking pag-aaralan, Panginoon, ay magbibigay ng kaluwalhatian sa isang pangalan na si Hesus Kristo. Panginoon, samahan mo kami, gabayan mo kami. Ikaw ang manguna sa amin sa gawain na ito sa buong maghapon na ito. Ito nga yung panalangin sa, aming sa pangalan ng aming Diyos at kapagligtas ng si Hesus Kristo. Amen at amen. Bago ko po simulan, humihingi po ako ng paumanhin dahil nag-skip po tayo ng isang topic. Supposedly po, ang ating discussion is the under ng Duties of Christian Fellowship, Section 2 and Rule 10. Dahil po may kakaroon po tayo ng skip. Yan, dahil po meron pong hindi... pagkakamali. Yan. So, magpo-proceed po tayo by Rule 11. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman sila magkasama. Magkakahiwalay naman to per rule. So, it is, bear with me pa rin po. So, if you have the outline, we already sent it by Brother Art, Rule 11, Section 2. Nakalagay po dito is, believers should cheerfully accept the lot and portion of the whole church in prosperity and affliction and not draw back for any reason whatever. This is the Rule 11. Believers should cheerfully accept the lot and portion of the whole church in prosperity and affliction and not draw back for any reason whatever. Sa title itself, makikita natin na kailangan bawat mananampalataya ay maging may kagalakan sa pagtanggap sa kabuuhan at sa parte rin mismo ng buong simbahan. Dalawa yung kinategorize niya, yung prosperity sa oras ng abundancy ng church and in affliction, sa suffering, yan, kasama niya persecution, dapat makabahagi doon yung bawat isang mananampalataya sa buo nun, at sa parte rin nun. At pinaka-iikot ito dun sa part na and not draw back for any reason whatever. Because of this topic, ang isa sa ina-highlights dito ay yung mga backslider. Apostasy. Apostate. Kasi nalinaw na yung mga una pang mga rules yung regarding sa pagbabahagi natin as a member of a church. Now, in part, so dalawa yung kailangan niya makita natin dito, yung lot, which means a large number of, or amount, so yung kabuuhan, sabi nyo may pakialam ka sa nangyayari sa simbahan, at we means a portion, yung parte lang. So ibig sabihin nito, dapat aware ka sa buong nangyayari sa simbahan, in the same time, meron ding parte na dapat yun lang yung malaman mo. So ang ibig sabihin nito, ito yung i-categorize natin dito. May mga bagay na hindi mo na kailangan, hindi pa sa'yo ready, o hindi ka dapat mag-last sa information kasi hindi ka pa ready doon. In the same time, dapat aware ka rin na hindi ka lang member o attender sa simbahan. So, babasagin natin dito yung idea na attender lang ako. Yun. Isa yun sa binabasag dito na hindi. Pag ikaw ay kabilang sa kapatiran, may pakialam ka sa nangyayari sa simbahan mo. Pero may limit yun. Ayun yung pinaka-inatake dito ni John Owen. In Matthew 13, if you go with me, Matthew 13 verse 20-21, this is the key verse of the parable of the sower. Yan. Kung titingnan natin yung context ito, it will be found in Matthew 13 verse 3-9. Ito yung parable ni Jesus Cristo. Then, in-explain niya rin sa mga disciples niya, ano ba yung
ano ibig sabihin? Bakit ka nag-i-speak ng parable? Kasi sunod na parable to eh. Tapos sinabi ni Christ na sa inyo, sa disciple ko, mauunawaan niyo to, pero sa iba hindi. Pinapakita dito na, in-explain din ni Hesus Kristo in verse 18 to 23. But we choose John Owen, yun sa pinaka-key verse na 20 to 21. Ano po nakasabi dito? So, basahin ko po. Matthew 13, verse 20 to 21, it said, as for what was sown on the rock ground, so may tatlong part yun, the rocky ground, the thorns, the good soil, yan. Now, ang isa dito is yung rocky ground. Ito yung in-explain. Ito yung in-emphasize. This is the one who hears the word and immediately receives it with joy, yet has no root in himself, but endures for a while. And when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately he falls away. Pinakita dito na yung isang, yung word o yung sower, si God, Jesus Christ, o some of it, yung mga messenger, preachers, nagtanim ng good news, ng ebanghelyo. And then, may mga nakakinig. Isang example doon, yung mga tao na nakakinig ng ebanghelyo sa Matthew 13, ito yung explain ni Kristo, then naka-receive. Tapos may kagalakan, naiintindihan nila yung gospel, natuwa sila na may kaligtasan kay Jesus Kristo. And then, hindi siya nag-ugat. Bakit daw? Kasi, but endures for a while. So, nagtiis din. Nag-endure, nag-persevere for a while. But, dumating yung tribulation, dumating yung persecution sa dahil dun sa pananampalataya niya, immediately he falls away. It is an example of apostate person. Apostasy. So, pinakita dito sa parable na ito na kung saan na may darating na persecution sa bawat mananampalataya, and yet may mga hindi tatayo o magi-stand firm hanggang sa dulo. Sabi ni Christ, whoever will stand until to the end will be saved. May tribulation, may persecution na mangyayari. That is the first part of verse Matthew 13, 20-21. Pinakita doon na may mananampalataya o sabi natin na may mga nakareceive, brother. May mga nakareceive na may kagalakan sa puso nila ng ebanghelyo pero may tumating na pagsubok. And yet, they fall away. In Hebrews 10, 23-25 and 30-39, ito yung pinili ni John Owen. Pero yung maganda kung nabasa natin yung buo nito sa Hebrews 10, pero basahin ko pa rin yung binigay ni John Owen. Hebrews 10 verse 23 to 25. Ayun yung hanggang drawing near. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For who promise is faithful. And let us consider how to stir up one another to love. And one another to love. And good works. And not neglecting to meet together as is the habit of some. But encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. That is verse 20 to 95. 32 to 39, sabi dito, But recall the former days, after you were enlightened, you endured a hard struggle with suffering, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partnered with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourself had a better possession and an abiding one. Therefore, do not throw away your confidence, which has a great reward, for you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasures in him. But we are not of those who shrink back and destroy, and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. The Hebrews 10, ito yung, and dito pinakita yung encouragement at the same time. Pinakita rin dito yung mga nag-apostate. Now, if we gonna look kung ano yung sinasabi dito ni Paul, well, hindi naman nagpakilala yung sulat ng Hebrews, but the most of the theologians, kay Pablo ito, pero si Luke ang nagsulat, so medyo ano yon. But the thing is, dito, pinakita sa Hebrews 10, yung mga mananampalataya ay severely persecuted.
they are persecute sila, especially during that this time. And then some of them sa verse 30 to 34, ini-include na sila na mag-join dun sa corporate o bumalik sa pananampalataya sa Jewish Judaism. Na and then some of them nine-neglect na yung duty ng Christian o yung sinabi din ni Pablo na and let us considering how to steer upon another to love good works, not neglecting. Kasi some of them ginawang habit na yon. And then dahil nga may persecution na katapat doon sa mga nag-fellowship sa Christian, dito pinakita na may mga gumagawa na noon. Then nai-sway na sila, nag-wave na sila, nagbabalik na lang kaya ako sa Judaism. Ganun na yung idea nila dito. Now, dito pinakita na nilatag dito yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng apostasy. Actually, in Hebrews 6, dun na pinakita na yung apostate, yung discussion nila o yung nature na meron sila. Pero, sinabi rin dito sa yung but recall the former days when after you were enlightened, you endure a hard struggle with suffering. May mga nag-endure ng suffering na meron sila. At dun pinakita na nagsulat ng Hebrews na kung saan yung faith mo is genuine kapag nag-endure ka sa suffering. And then in the last part, sabi doon na faith, yet a little while, the coming of one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Pinakita rin doon na sa Hebrews 10 na yung pananampalataya na kung saan ay genuine, ay nakatingin lang sa second coming ni Kristo. Nakafix yung mata nila kay Kristo. In the same time, yung faith na yon ay yun yung nag-verdict ng righteousness nila. Nagpapakita doon na yung totoong pananampalataya ay hindi nag-draw back, hindi umaatras, hindi tumatalikod sa oras ng paghihirap. No, pinakita lang sa Hebrews 10 na kung saan may mga nag-shrink back, may mga nag-wavering yung faith nila kahit dumaan sila for a certain trials. And yet, sabi dun sa last part na if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Pinakita doon na God hates the apostate o yung the one who backslide. Ayan yung ano dyan. Now, pinakita lang dito na yung consistent na ginagamit na verse John Owen is regarding apostasy. According sa mga nakakinig ng katotohanan, in-embrace yung ordinance, in-embrace yung katotohanan ni Kristo, nag-partake tulad sa Hebrews 6, and yet, in the times of suffering, and yet, in the worldly matters, temporal things, pleasure, and yung mga bagay-bagay na yon, is tumalikod sila. In fact, sa 2 Timothy 4:10 and 16, in-explain ni Pablo na may certain na kasama siya, mananampalataya, nakasama niya sa ministry, and yet, tumalikod. In 2 Timothy chapter 4, verse 10, sabi dito, for Demas, in love with this present world, pinangalanan niya si Demas, ay nahumaling sa mundo, sa world system, sa pleasure ng mundo, sa temporal things, ayun yun, has deserted me. At my first defense, ito na yung sa verse 16, yung unang trial ni Pablo, at my first defense, no one came to stand by me. Iniwan siya, walang tumayo kasama siya. But all deserted me. So hindi lang si Demas, mayroon ding mga iba pang mananampalataya. May it not be charged against them. Andun yung pagpapatawad ni Pablo. Pinakita dito na kung saan yung apostasy is another kind of Judas kiss. Nakasama mo sa ministeryo, and yet, iiwanan ka. Now, pinakita lang dito na consistency na according sa title natin, na believer should cheerfully accept the lot and portion. Kasama doon yung prosperity, kasama rin doon yung affliction. Hindi kabuuhan, may pakialam ka sa simbahan, and yet, may mga parte doon na kung saan parte ka rin. According doon kay John Owen, sa may tatlo ditong verse na binigay, ginamit lang niya to, pero pwede tayo magdagdag pa ng maraming verse dito. But we will stick to the guidelines. Ayon, yung explanation ni John Owen dito is ito.
explanation 11, if you're gonna move with me sa second part, to backslide from the practice of any of the teaching of Christ, which is the, ano, the instruction o yung mga katuruan ni Kristo sa kanyang ministeryo hanggang sa mga apostles, or the use of this ordinance, we must talk about the ordinance, ito na nga yung mga tinuro ni Kristo, ni mga apostles, kasama dyan yung mga katuruan o practice ng mga early church, yung mga baptism, communion, yan. Ayan yun. Or the use of the of his ordinance, having been convinced that these were instituted by him, naniwala sila, katuruan ni Kristo ito, is a considerable apostasy from Christ himself. Ibig sabihin nun, they believe, they know that truth, they know that the Christ the only Savior, yet, tumalikod. Yun. Ito ay kinukonsider na as apostasy from Christ himself. Then in second part, apostasy in whatever degree result in the offense to God, of refusing of the sweetness and goodness found in Christ and turning instead to transitory things. Yung mga temporal things. Pinagpalit yung tamis, yung goodness na matagpuan lamang kay Kristo sa mga temporal na bagay, kahit anong degree pa yan. Mga sa tinalukod mo, si Christ yung tinalukuran mo. Hindi yung simbahan, si Christ. So dito pinakita na yung apostasy is in any degree. I have this short definition ng apostasy. Apostasy, from the Greek word apostasia, means a defiance of an established system or authority, a rebellion, an abandonment of breach of faith, according sa 1 John 2:19. They are with us for a while, then nagpakilala na sila. So that's the meaning of the apostasy. In the second third paragraph, the fully identify and combat apostasy, Christians should understand its various form and the traits that characterize its doctrine and teachers. Pinakita rin dito na yung mga apostate, hindi lang sila tumalikod kung hindi nag-embrace pa sila ng ibang katuruan na hindi yung katuruan ni Kristo. Another meaning or definition ng apostasy na nakita ko is the apostate is those people who convinced by intellect that Christianity is true and yet did not commit themselves. They agree Christianity is true and yet they not commit themselves. Pinakita lang dito na yung pagtalikod o yung mga pinangalanan sila as apostate. In second paragraph, rather fourth, backslider nearly always have their excuses. Pinakita dito na lagi silang may excuse. Meron silang laging dahilan kung bakit sila tumalikod. Usually, like Lot of Zoar, an example dito si Lot of Zoar, ito yung part na kung saan sa Genesis 19, na kung saan may dumating na mga anghel, pinatira ni Lot o pinatuloy ni Lot sa bahay nila for a meantime, tapos yung mga kalalakihan, yung pambata hanggang matanda is gustong rapin. Ayan yung idea, ayan yung topic, ayan yung words doon. Yung mga angels na yon, dalawa yon. So therefore, sabi niya kay Lot na umalis na kayo dito kasi gugunawin to ng Diyos, ng apoy at sulfur. Then, kinaumagahan, nakikipag-negotiate si Lot. Gusto ko, pinapatawid siya sa bundok. Sabi niya, hindi, dito na lang, mas malapit dito. So, ang point dito is, they excuse their lapses by comparing them to what they still pretend to maintain. Parang meron silang, parang masudali dito. Yan, laging may ganon. May dahilan na parang valid naman. Yun, ganon yung pinaka-idea dito. It is a little one. Mas madali dito. Mas, yan, katabi ka, ano lang, yan sa bayan na yan, malapit lang, hindi na ako kailangan tumawid dyan. So ganon yung pinapakita dito na may excuse. And it is not something na medyo mali. Ganun. But without exception, we find that such things lead universally to more ungodliness. So tulad din natin, tulad din ito ng mga nag-excuse for a while. So may ginawa ka, may inalaw ka na sin, kaya ko naman to i-mortify for a meantime. Hanggang suddenly, lumaki, then nag-lead na sa backslide. Ito yung in-explain dito na every unrecovered step back from the way of Jesus Christ revealed the unfaithfulness of the heart, whatever former professions there may have been. Sabihin nito, sa tuwing pinagbibigyan
ng paunti-unti o paisa-isa yung kasalanan, nagli-lead ito sa pagbabackslide. At kahit ano pa yung pirnopes ng someone na iyon, but because of this action, nag-lead na sa kanya to backslide. Ibig sabihin nun, mayroon siyang sin na inaalaw for a meantime, paunti-unti, and then suddenly hold them to step back doon sa pinakatituro ni Kristo. And then yung afternoon, those who from whatever motives are tempted to look for excuses for neglecting gospel duties in order to gain temporal benefits. It's already explained na kung saan those who are nagba-backslide ay they have always looked for the excuse. And then they're neglecting yung mga gospel duties para sa temporal na bagay. We'll always find some ready at hand. They always have something to say kung bakit nina-neglect nila. O na-neglect nila. Now, makikita natin doon na in-explain muna na there is a sin na kung saan inaalaw nila na hindi lang kayang ipagpalit. Kaya napagpapalit yung gawain ng Panginoon. And doon nagsisimula yung pagbabackslide. The beginning of great evils, if you're gonna look upon sa paragraph natin, the beginning of the great evils are to be resisted. Nakita ni John Owen na kapag nakita mo na, nakapasok na, nagiging habit mo na yung kasalanan na ito, bago pa magiging habit yan, yung action mo na yon, the beginning of great evils are to be resisted. Yung pinakasimula, kailangan mo na makita yun, kailangan mo na waksiin yun. We have already mentioned that this neglect of gospel duties, which always involves contempt of the communion of the saint, kasama dito yung Lord's Day, hindi pag-attend, yan, hindi pagpunta, has been the main cause of the great dishonor and confusion into which most churches in the world have fallen. So yun sa pinakamalaki, critical, kung bakit may mga nag-backslide, bakit may mga nag-apostate, kasi nineneglect nila yung fellowship, yung pag-attend sa Lord's Day. And then hindi lang yun sa isang simbahan, kung hindi sa mundo. Sabi dito, the most churches in the world have fallen. This is because it is a righteous thing with God to allow professing believers, so pinakita rin dito na, it's a righteous thing with God to allow professing believers to become futile in their thinking, if neither the love of Christ nor the terror of the Lord can keep them from the fear of men. Pinakita rin dito na may mga motivation din pag nangyayari yun. It's either the love of God or the terror of the Lord. So dalawa yung pinakita dito. Either yung pagmamahal ng Diyos o yung galit. Meron ng Diyos ang magmamotivate sa kanila para alisin yung takot. May this therefore, together with the danger of abomination of backsliding, make such an impression of the hearts of saints that with steadfast purpose they will remain steadfast to the Lord and follow hard after Him. So ito na yung epekto doon sa mga mananampalataya. Dahil nalaman nila yung magiging yung danger o yung cause o yung hatred ng yung resulta ng pagba-backslide, merong maiiwan ito. May benefits din to sa mga mananampalataya na mag-remain under persecution. The with steadfast purpose, they will remain steadfast to the Lord. May mga mananampalataya na syempre may mga pag may umalis, may mako-confuse, may mga parang manghihina, but may mga mananampalataya rin, sabi dito na they are more steadfast to the Lord and follow hard after Him in all the ordinances. Merong lalong magkikling kay Christ kasi nakikita niya yung persecution, yung gawa ng kaaway. If then, pag nangyari yun, persecution arise, yun, nangyari yung persecution, they may cheerfully follow the Lamb wherever He goes. The more silang magkikling doon sa Lamb, kay Christ. And by sticking closely to one another, may receive such mutual assistance and support that their joint prayers may prevail with the goodness of God. The more na lalo magiging stick, magiging close yung mga naiwan sa simbahan o yung mga lalong nag-stick doon sa fellowship, sa prayer, lalo naging nag-engage sa panalangin, sa ordinances, pagtitipon.
And their joint suffering overcome the wickedness of man. Dahil sa pagsasama nila lalo, pagiging band nila, ma-overcome yung suffering through that fellowship. In motives to obeying this rule, motives for obeying this rule of a close adherence to the church. Sabihin niyan, para ma-obey ito, kailangan magkaroon ka muna ng attachment or commitment sa simbahan. Na ako, mem, kaya maganda. Oh, I mean, we are looking forward sa covenant ng simbahan natin. To the church in which we are fellowship in all circumstances. Kasi yung, parang ano yan, basta yun, attachment. Kailangan commitment. Yan. Number one, the preeminence o yung kadakilaan and excellence o kahusayan sa Tagalog of the ordinance we enjoy. Yung greatness o yung superiority ng mga ordinance na mararanasan o ma-encounter natin o dapat ginagawa ng mga mananampalataya under sa simbahan. So, kapag ikaw committed ka, kapag ikaw ay miyembro ka, mas maaano mo yun. Mas ma-enjoy mo. Sabi ko nga dito, binabasag dito ni John Owen yung idea na ikaw ay attender lang. Attender lang naman ako dyan. Eh, Sunday na ba? Hindi mo na mag-church yan. Kasi pag may commitment ka na, hindi na siya negotiable. In pangalawa, yung motives natin is the danger of backsliding and the evidence of unfaithfulness that the smallest degree of it provides. Yung danger ng pagbabackslide. At the same time, yung ebidensya ng unfaithfulness na meron sila. Ito ang sabi ko kagabi ba yun? Tama. Na yung mga maliliit na sin na kinukomit, sabi ni Jan Owen, is kapag inaalaw mo yun, inaalaw, naging habit mo na, it will lead you to backslide. At the same time, yung mga private sin na yun, kapag habitual na, private pa yan sa ngayon, but darating yung panahon na God will we show it in public. What you do in private, will expose in public kapag hindi mo dinil privately. Ang idea is, yung unfaithfulness na yun, yung evidence na yun, is masyoshow kahit gaano pa yung kaliit. The degree of it provides. So, ang point is, sabi nga ni John Owen kanina, patay mo na sa simula pa lang. And number three, the scandal, confusion, and disorder of the church that result if this rule is neglected. Yung scandalous. Yung confusion, sabi ko to kanina, sa mga naiwan, bakit umalis si ano? Yun. Especially, kapag ikaw ay someone na tumatayo sa pulpit, di naman tayo, sa likod ng pulpit. Yan. Someone who speak, someone who lead. Yan. So, nag-iiwan ng confusion yun. Ayun yung sinasabi ni John Owen dito, na mag-iiwan ng confusion sa mga tao yun. At hindi sila natulungan, hindi sila na-edify. And then, the scandal, confusion, and disorder of the church. Yung scandal nito, yung, ay, ano yun ah? Kristiyano yun ah? Yung mga narinig natin sa mga labas. Yun yun. And disorder of the church. Siyempre, may part na kung saan magkakaroon ng gulo. And disorder of the church, the result if this rule is neglected. Kapag binaliwala natin yung rules na ito. For moving sa ating question for consideration and discussion, sa number one, may tatlo lang po na binigay. Notice that John Owen points to the love of Christ and the terror of the Lord. So, dalawa, in-explain ko kanina na yung pagmamahal na kay Kristo, yung sweetness, yung goodness, yung pinagpapalit. And the terror of the Lord, yung hatred ng Diyos sa mga apostate. Hindi ko nasabi yung mga verse kanina, pero I have a notes. Ayun. Deuteronomy 13, verse 13 to 14, verse 17. 17:2, yan, Samuel 15:11, 2 Chronicles 15, so more or like the Old Testament, pinakita doon kung gaano ng Diyos kinagagalitan, kinamumuhian yung mga apostate. And ito rin yung the unforgivable na sin, the sin of the Holy Spirit, na you know the truth, and yet, nireject mo. Ito yun. And God hates it. Then, as the two motives factor that keep believers from backsliding, itong dalawa na ito yung nagkikip sa atin o sa mga mananampalataya na hindi sila mag-backslide kahit may persecution, suffering. In today's climate of multiple apostasy, sa mga yung panahon natin na sobrang dami nag-apostate,
mga celebrity pastors, yan, more likely sa West, o siguro meron kayong may kilala, which of these two factors has decreased most in its influence over the churches? Ano dito yung binababaan na o hindi na ganoon, na-emphasize sa mga nag-backslide? Kasi may mga idea na pag umalis ako, di, pag mahal pa rin naman ako ng Diyos eh. Totoo naman yun, may truth doon. I mean, ano dito? Yung dalawa, dapat ba mas mataas yung isa? Isa na dapat mataas. Mamaya pag-usapan natin yan. In number two, for our question, our Christian confidence, according sa Hebrews 10:35, has a great reward. Ito yung hope. Ito yung we fix our eyes on that great reward. It is Christ. In times of unbelief, sa panahon na meron tayong mga doubt, unbelief, yan, affliction, and persecution, what steps should be taken by a church to increase this confidence? Ano dapat yung kailangan gawin ng simbahan para mapatatag o mapalakas yung ating confidence sa miyembro, in its members, ensuring their endurance and faithful perseverance? Ano ba dapat natin gawing action kapag meron tayo mga na-encounter na unbelief, doubt, persecution, affliction sa simbahan? Pangatlo and last, a professing believer has begun to absent himself from the church service. Ito na, ganda nito. May professing tayong believer na kilala o ma-attend. Then, hindi siya naka-attend one time. Sabi niyo, one time, yan. O, nagsimula na siya umabsent sa simbahan, sa fellowship. How may a church or the believer himself for that matter discern whether this is a temporary period of backsliding or the beginning of a complete apostasy? Bibilangan ba natin? O, nakatatlo ka na, apostate na yan. Yun. Ayan yung pinaka-question dito. Siguro may dalawang laging term na nababanggit si John Owen. Backsliding and apostasy. Siguro define ko na. Define ko na yung apostasy. Someone who know the truth and yet they did not commit themselves. The same time, they embrace a certain doctrine pero iba sa doktrina ni Kristo. Some of this is the mga binibigay ng mundo na katuruan. Yung backsliding, ito yung part na kung saan hindi pa siya ganun pupunta sa apostate. Nanlalamig. Yung ganda ng devotion ni Brother Louis kanina, sabi niya sa Jude verse, yung mga nawi-wave na the doubt is snatch them from the flame. Kasi nawi-wavering sila. So, dun yung part ng backsliding pa. Then, kapag nag-commit na talaga sila, yun yung nakita ko. Pero, pwede itong i-explain ni Pas, yung difference ng backsliding and apostasy, Pas. In this context, Pas, kasi dalawa niya lagi ginagamit. Pero yung chinek ko, Pas, parang isa lang. Pero siguro, Pas, ano lang din po. So, ayun po yung mga question in this discussion po natin. Open po tayo for question clarification po sa ating na-discuss po. Sige lang. Mic. Ano? Yung bandang dulong part. Kasi sinabi dito na ano, yung dun sa dinifferentiate mo yung, again, yung backsliding tsaka apostasy. Kasi dito sa 1, 2, 3. Third paragraph ng explanation number 2, sabi niya dito, those who, from whatever motives, are tempted to look for excuses for neglecting gospel duties in order to gain temporal benefits, which all, mali. Ito pala, number, yung una pala. Backslide from the practice of any of teaching of Christ or the use of His ordinance, having been convinced that these were instituted by Him,
is considerably apostasy from Christ himself. Grandi. So, so ang um, point, yes, inahanap ko pa. Ayun. Kasi dito sa question number 3, parang may mention ka na hindi pa apostasy, parang ganun. So dito, sa question number 3, temporary period of backsliding, parang hindi naman talaga apostasy agad. Ayun. So, bali, sinagot mo yung number 3? And, hindi. Ano, yung dun sa sinabi mo nga na hindi pa apostasy, parang ganun. Or apostate. Papunta na dun. Apost, papunta na talaga. Papunta na dun. So, ibig sabihin, apostate din ba? Ganun. Na, okay ba yung question? Ano na ba yung question? Ano lang? Paulit. Pa-concise. Diba kasi dun sa pa-concise. Last na ano mo, na explanation. Medyo naguluhan lang ako doon. Ako rin eh. So, yung yung apostate ba, tapos backsliding, hindi ba sila equivalent or may pag-asa pa ba sa backslider? Eh, yung dun sa first paragraph nga na in-explain, ano na siya? Sabi ito? The last part is ayun, considerably apostasy from Christ himself. So, medyo ano lang ako. Okay. Bali, iulitin ko yung ano, yung take ko dun sa backsliding and sa apostasy. Yun, yung pagkaka-explain ko sa apostasy, it is someone who a defiance of an established system or authority, a rebellion, an abandonment or breach of faith. And then there are people who convinced by intellect that Christianity is true and yet did not commit themselves. So may dalawa kasi ano, dalawa ako nakita na definition of forms ng apostasy. Yung una is a falling away from key and true doctrines of the Bible into heretical teachings that claims to be the real Christian doctrine. Isa, tumingin na doon sa alam niyo yung katotohanan, alam niyo yung ebanghelyo ni Kristo, alam niyo yung doktrina ni Christ, they know it by intellect, but pinagbalit nila yon sa certain types of doctrine din. Either the world, temporal things, tulad ng kay Demas. And then yung pangalawa is a complete renunciation of Christian faith. Complete renunciation, which result to full abandonment of Christ. Yung part kasi ng ano, ng backslide, dito rin yung ano, ito yung kay John Owen, parang pinagpapalit niya interchangeably, parang minsan apostasy, minsan backslide. Pero I guess meron siyang ano doon, may part siya doon na nakita ko rin yun. Pero ayun, siguro yung part na ano. Ayun, yung sa verse 22 ng Jude na dinevotion kanina ni Brother Louie na Jude 22, and have mercy on some who are doubting. Save others, snatching them out of the fire. May mga, ayun, naisway ng maling katuruan, ng false teachings, and then it will result na kung saan pag neglect nila ng fellowship. So, ibig sabihin, may para akong ginawang line na hindi pa sila apostate, but they are wavering about this type of doctrine. And yung sabi ni Jude, don't snatch them from the fire. So, may gagawin ka, pero hindi pa niya nilevelan na there are apostate. Kasi sa 1 John 2.19, ito, mga apostate na talaga to. Ito lang, nawala yung 1 John ko. Ayan, nakita ka na. Ayan, 1 John 2.19, sabi dito, lang, nawala yung first pin ko. Ayun. They went out from us, but they were not really of us. For if
they had been of us, they would have remained with us. But they went out so that it would be shown that they all are not of us, but you have an anointing from the Holy One. So alam nila, they partake, sabi sa Hebrews 6. Yung sa akin, yung nga, explain ko kanina na yung nagbabackslide, nagne-neglect pa lang niya yung mga ordinance, yung mga means of graces natin. Pero may part pa na pwede pa siyang mabalik sa pananampalataya. Pero yung apostate is someone who renounce yung pananampalataya niya kay Christ. Someone who totally hindi na ako kabilang dyan. Yun. Pero yun, inantay ko yung ano ni Pas. Regarding dun, Pas. Ay, sige. Actually, parang sinagot siya sa next sentence. Kasi ang ang sabi, di ba? Whether backsliding or apostasy, considerably apostasy na siya kay God. And ayun yung sabi, apostasy in whatever degree. So, backsliding or complete apostasy is already an offense to God, which is very dangerous. So, I think, ayun yung tinutukoy dun sa last sentence. Sa check. Yeah. Abra. Sa kung daw nagkakamali sa New Testament, hindi talaga ginagamit yung word na backslide. Sa Old Testament siya. At ginamit siya pertaining to the Israelite nation. So, kaya mas kita natin yung falling away na word sa New Testament, no? Para hindi lang tayo malito, kaya babanggit siya interchangeably because all who are apostates started with backsliding. But not all who backslide apostates. Okay? In Mark 14:27, Jesus said in verse 27, ito yung inaano niyo yung denial ni Peter. So verse 26 muna. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. And Jesus said to them, "You will all fall away. For it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. But after I am raised up, I will go before you to Galilee." Peter said to him, "Even though they all fall away, I will not." Digas, no? And Jesus said to him, "Truly I tell you, this very night before the rooster crows twice, you will deny me three times." But he said emphatically, "If I must die with you, I will not deny you." And they all said the same. So, makita natin doon yung falling away ay nangyayari sa isang believer. Apostle na sila. So, apostolic din naman yung message sa kanila, para sa kanila talaga to. Pero gusto kong lang i-emphasize na falling away or backsliding, if you may, ay posible at nangyayari sa mga believers, even sa mga apostles. At nakita natin yan sa buhay ng mga apostol, especially sa buhay ni Peter. So, anong kinaiba ni Peter kay Judas at ng ibang disciples kay Judas? Both fell away. Tama? Strike the shepherd and the sheep will scatter. Ganun yung nangyari. Ang difference lang is si Judas apostate. Kasi bago pa siya nagpakilala, bago pa niya hinuda si Jesucristo, ay wala, matagal nang wala siyang affection kay Christ. Pinakita yun yung sinabi niya, bakit yung balm of Gilead, yung inano ng babae na kapresyo ng isang taong wage ba? Isang buwan, isang taon na wage. Sabi niya, ba't hindi na lang ibenta at ipamahagi sa may hirap? The reason why niya sinabi yon kasi nag-interest siya sa pera. Hindi kay Christ. He doesn't care about Christ. He doesn't love Christ. Doon pa lang may mga glimpses na ng pag-fall away and eventually nakita na nag-apostate siya when he killed himself. Okay? So talagang tumalikod siya. Wala siyang relationship kay Christ. So in that case,
May mga verses like sa Old Testament pinapanggit yung words na ito to sa teka lang ah. Ayan. Proverbs 14:14, ginamit yung word na backslider. Sabi, the backslider in heart will have his fill of his own ways, but a good man will be satisfied by with his. Ito yung definition ng isang apostate, backslider in heart. Because no Christian can backslide in heart, meaning kapag na-regenerate ka na, God has placed a new heart, replace the heart of stone to a heart of flesh, you cannot return to the old heart. No? Maaring nagpo-fall away ka, nagpa-backslide ka for the meantime or for a short period of time, pero hindi nagbabago yung puso mo sa affection kay Christ. Jeremiah, sabi dito, return, O faithless sons, I will heal your faithlessness. Behold, we come to you, for you are the Lord our God. So, nandun yung kinakausap ng Panginoong Diyos yung mga Israelita, yung mga nananampalataya sa kanya dati, na pinakikita dito, it is a sickness to have faithlessness, or yun ay isang affliction or infirmity, yung faithlessness. Hindi ba ganun na nangyari sa mga Kristiyano? At may response dito, behold, we come to you, for you are the Lord our God. Hindi nawala yung faithlessness nandun. Parang si Pedro. Nung lumakad siya sa tubig, lumubog siya. He was faithless for a meantime. But Christ took him out of the water. Okay? Spiritly! The oceans, no? And lastly, sa part ng... ito, medyo controversial to, ah. Sabi sa Hosea 14 verse 4, I will heal their apostasy. I will love them freely, for my anger has turned away from them. Paano yun? Nahihil pala yung apostasy. No? Natatanggal pala yung apostate. Pwede palang manumbalik yung apostate. Is this the same apostasy na ginagamit sa New Testament language? Parehas ba yung apostasy na yun? Na ibig sabihin yung apostate, pwede pang manumbalik kay Kristo. Ano sabi sa Hebrew 6? Hindi na pwede. For it is impossible, yung ginamit. Imposible. So yung apostasy dito na ginamit sa Book of Hosea is not the type of apostasy na kagaya ng ginagamit sa New Testament. Because in the first place, I will heal their apostasy, I will love them freely, for my anger has turned away from them, mas napipicture ko to kung paano nagre-regenerate si Christ. Because we are all blasphemers before we come to Christ. We are all, in a sense, apostate dahil talagang tumalikod tayo, sabi sa Romans, all have turned away. So in that sense, no, yung hindi ka believer in the first place, ay ikaw ay nire-regenerate. So that apostasy, na pag or pagtalikod ay hinil ng Panginoon. But that ibang usapan na yung napatunayan na hindi ka talaga nag-turn kay Christ. Proving that you were never really saved at all. So ingat lang sa usage ng mga terminology. So sa Matthew, ay teka, nasaan ba yung verse ko kanina? In Matthew 13, ito rin yata yung text mo kanina. Apo. Yung sa parable of the soil. Makita natin dito, basahin ko lang ha. Sa verse 1-9. That same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down while all the people stood on the shore.
And he said to them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. And as he was sowing, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Some fell on rocky ground, where it did not have much soil. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun rose, the seedlings were scorched, and they withered because they had no root. The other seed fell among thorns, which grew up and choked the seedlings. Still other seed fell on good soil and produced a crop, 100-fold, 60-fold, or 30-fold. He who has ears, let him hear. So, and explain, no? Kanina, at nakita rin natin dito sa verses 18 to 23, yung explanation ng seed, anong parable of the sower. Isa lang pinapoint out doon, lahat ng mga nag-fail, na tumubo, mag-root, or kinain ng ibon, fell on a rocky ground, lahat yon ay bad soil. Alala niyo yung preaching ko about good soil and bad soil? Sa Pransya yata yun. No? Lahat yun, unbelievers. Lahat yun, never silang naging Christian kahit pa nagpakita ng mga senyales. So, the important thing here is, are you a good soil? So, those who are good soil, yung mabuting lupa, matamang lupa, yun yung believer. At hindi nagmamatter yung nagpakita ka ng pag usbong. It doesn't matter. If you're not a good soil, walang continuity ng life. Patay talaga yun. Kahit pa nagpakita siya ng signs of life. In that case, yung mga yun, nagpapakita muna ng backsliding. Nagpapakita na ano, kasi in the first place, hindi ka mag-backslide kung wala kang tinayuan. Tama? So, isipin, there were evidences. So, pero, ang good soil ba pwede mag-backslide? Sagot. Pwede ba? Temporary, for a time. Example nga yung mga apostles. Fall away for a meantime. Fall away nga yung sinabi. Di ba? Bigat no, nag-fall away sila. Pero ni-restore sila ng Panginoon. So, ayun, malinaw, no? Lahat na nag-apostate ay nag-start sa backsliding. Pero hindi lahat na nag-backslide ay nag-apostate. No? So, ingat na lang. Hindi rin pwedeng gawing licentiousness na, and then, magbabackslide muna ako. No? Kapag may conscious effort ka na mag-backslide, na sinasabi mo, magbabackslide muna ako. May ganun kasi, in fact, sinasabi pa nga to, back in the 80s, 90s, I think even in 70s, yung jargon, ay yung word na backslide ay talagang ginagamit even Baptists na yung mga ginagamit ng word ay wayward Baptist or backslider. Dati akong Baptist eh. Dati akong Christian. Backslider lang ako. No? So kapag gaganon, iniisip na that they can always go back. The question there is, have you even really started the narrow path to begin with? Talaga bang nagsimula ka na? Talaga bang na-save ka na? So, yun yung isa sa mga ina-address nila Paul Washer, yung sa, ang tawag dito, yung sa shocking message, di ba? Yun yung ina-address niya doon na hindi ka pa pwede magsabi yung Kristiyano ka just because you pray the follow the prayer, sinner's prayer. Dapat may bunga. Kasi yung iba, very confident sabihin na, then nag-backslide lang ako. Wayward lang ako, pero babalik din ako sa Panginoon. As if they can. Diba? So, yun. Now, hopefully, malinaw. Salamat po pa sa malinaw po na pag-expound sa pagkakaiba ng backsliding sa apostasy. Ayun po. Sa number one, notice that John Owen points to the love of Christ and the terror of the Lord as the two motivating factors that gives. So, ayun. Aware naman tayo sa parang present day na puro na lang love yung
pinipreach without mentioning kung ano yung katatayuan ng tao. So, ayun yung parang popular nowadays. Diba na puro ano, love lang tayo, ganyan. So, ano experience din naman sa ano sa previous mga churches natin siguro na ano na ignorant yung mga tao sa ano sa state nila as ano as sinner. And bigay ko lang din example yung ano yung sa sabi ko rin to ata kay past last time. Yung manager namin na ayun may ano nga siya. May dito may chance siya na i-share yung faith niya. Pero ang kabuuan talaga ng sinishare niya is tanggapin niyo si Kristo dahil para magkaroon kayo ng ganito. So ayun yung mga in-offer na ngayon ng ano mga hindi na sa tamang katuruan, 'di ba? Na may consequences ang kasalanan. And ang state natin is lahat tayo is makasalanan. So ayun yung parang na tatanggal or nag-grade out. So kaya ang dami rin siguro na nag-a-attend sa mga ano ibang mga churches kasi ano puro lang positibo yung ano yung naririnig nila. And ayun, sabi dito sa at number 2 naman. Ayan. So ano lahat naman tayo nakaka-experience or naka-experience tayo ng mga affliction and persecution. And one thing na hindi ko makakalimutan nung first na nag underground Bible study kami with pastor dun sa bahay namin. Para mga ano. Para napanood ka pa. yung statement din ni Pas na ang totoong simbahan, ang totoong mananampalataya, magpapatuloy yan hanggang sa dulo. So, hanggang ngayon pinangahawakan ko yun. Na grabe kasi yung ano namin na experience namin doon dati na totally, parang uncertain siya in a sense na may dalawang panig na nag-claim na nasa tama. And ayun, parang ano siya, sobrang hindi mo, parang ayaw mo bumalik ulit sa ganong sitwasyon. Pero ang assurance dun is ang salita talaga ng Panginoon na magpapatuloy hanggang dulo and totoo yun. So, ayan yung sa akin. Iba na lang. Iba naman. Ayan, salamat sa sagot. Ayan, ako. May dalawang question. Una, connection dun sa sinabi din ni Rudy na yung dalawang panig ng nagki-claim ng dalawa silang mananampalataya. First question ko, ma-consider ba natin na apostate? Magsabi na lang ako na specific, no? Masasabi ba natin na apostate yung mga Armenian? Or ganito na lang, may kapatid tayo, Calvinist tayo, may kapatid tayo, tapos pumunta siya ng paniniwalang Armenian. Masasabi ba natin na apostate? Yun yung una kong question. Ay, meron ako eh. Ayan, ano sa akin? Ang Armenians ba is apostate? Hindi. They believe the teachings of Christ, the apostles, the ordinances, but they are in error. Yabang mo na ba? Ayun. So, ayun yung ano ko. Ayun yung stand ko doon. I can call, freely call them brothers. But you are in error. Ayun. The same time, yun, di naman dahil sa Calvinist guys, wala ka na rin error. Some of my, siguro, the long run, nakikita ko na may na-uphold ako na, ay, mali pala yun. Pero hindi ako apostate. Ganun yung ano ko doon, hold ko doon. Pero baka si Pas may dagdag po. Amen. tama yan. Hindi apostate ang mga Armenians kasi they hold naman yung orthodoxy. No?
Pero same words na ginamit ni Pastor Noel when we had that topic, pinag-aralan namin yun eh. Parang very ano strong na ina-explain niya na hindi nga sila apostate, hindi believer sila, but they are hindi lang error eh, terrible error. Terrible. No? Kasi na-undermine yung sovereignty ni God. So pag na-challenge yung sovereignty ni God, ang laking problema 'yon, no? Lalo na sa pamumuhay ng isang Kristiyano. Kaya pag tignan natin, mas susceptible sila sa mga iba pang errors. By the words of John MacArthur, you can die from 1,000 sickness, parang AIDS. Hindi naman mamatay ang tao sa AIDS, they die of infections from different kind of illnesses. So because of the error, lalo na ina-undermine yung sovereignty ni God, marami pang mas mali na makakalap ka. Kaya tignan nyo, most Arminian leaning na believers na pupunta sa charismatic, kung di man sa kulto, yung ganun. Dahil nga, may fundamental flaw sa faith nila. And it's by the grace of God na gaya natin ay naging ano tayo, reformed or na-reform tayo. Kaya nga, isa sa mga ano ko eh, at marami din yung theologian na nagsasabi na once a believer got saved, he starts as an Arminian. So, pag nag-mature ka, naging Calvinist ka or na-reform ka. Which, based on my experience, true, totoo yun, no? And, but not necessarily naman lahat ay dumadaan sa kasing bigat ng pinagdaanan natin. Kasi depende rin sa ka ba na save or ano bang sino ba nag-share sa'yo. No? But, pero kung makita natin, very ang belief system ng mga Arminian ay masasabi ko na very immature sa faith. Bakit immature? Parang bata eh. No? Na they feel na sila yung sovereign sa salvation nila at sa ibang mga parts. Pero habang tumatanda ang isang bata, na-realize niya, ah, hindi pala sa akin umiikot ang mundo. No, naging Calvinist siya. Oh, pag na, ano mo yun, makita mo yung Calvinist. May dalang King James version. This is Amor po. So, walang Arminian na naging mature eventually. Immature na ang Arminian. Naging immature. Yes. Pwede ko sabihin, at some part ng faith nila, nagmamature naman. Pero kasi kung ina-undermine mong sovereignty ni God, how can you be perfect? Lacking nothing. Eh, yun nga yung ano, essence ng ano, ng faith natin eh, na nagmamature in Christ. Kaya nga, madaling silang matos to and fro from many types of teachings and errors. Ano, galing to sa, ito talaga yung tanong, galing to sa, ano, sa likod. Narinig ko lang kanina. Tanong nila, tapos naging tanong ko na din tuloy, na, pwede ba ipasok na lang yung mic sa knowledge ko? Ano, yung kung pwede daw ba natin na masabi na isang tao ay apostate? Kasi, di ba, may mga iba naman talaga na parang hirap naman talaga sabihin na apostate siya kasi may paano ko sa kadulduruhan ng buhay niya sa deathbed niya ay mag-repent pa din. So, parang who are we to say na ano, apostate na agad yung tao? Yun yung tanong. Walang. Bali yung question sis Amor, yung parang wag natin
sino tayo para labelan na apostate sila kung at the end of the day, sa last breath nila, parang the thief on the cross, kay Christ ako, ganun. Ano, siguro para masagot yan, napakagandang basahin yung sa Hebrew 6. Kasi ito, terminal na to eh. Sinabihan na sila na wala nang, hindi na sila maano, hindi na sila babalik, o hindi na sila maliligtas. Bago ko sagutin, we can open the Hebrew 6, Hebrew chapter 6. Usahin ko po. Therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on the maturity, not laying again a foundation of repentance, from dead works on faith toward God, and of instruction about washing, the laying of on hands, the resurrection of the dead, the eternal judgment, and this we will do if God permits. Verse 4, ito na po yun. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gifts, and have shared in the Holy Spirit, and have tasted the goodness of the word of God and the powers of the age to come, and then have fallen away. To restore them again to repentance, since they are crucifying once again the Son of God to their own harm, and holding up to contempt. For the land that has drunk the rain that often falls on it and produced a crop useful to those for whose sake it's cultivated, receive a blessing from God. But if it bears thorns and thistles, it is worthless and near to being cursed, and its end is to burn. Pag nabasa niyo po yung Hebrews 6, parang in-explain, pinakita talaga doon na parang Christian, almost Christian. A certain and almost Christian. Malapit na maging Kristiyano, o parang Kristiyano talaga. Kasi kung titingnan natin sa verse 4, sinabi doon na for it is impossible na kung saan yung mga tao na there are once been enlightened, nakita yung katotohanan na kay Kristo, nakatikim, they are tasted the heavenly gifts, hindi ito sabihin nakapaggawa sila ng miracle, pero nasaksihan nila yung miracles. Na God save people, they see the miracle itself sa mata nila. And shared in the Holy Spirit. Ito na yung either baptism, nagpabaptize sila, they partake, yung sabi ko kanina, yung ordinances, they uphold yung katuruan ni Kristo, they believe that only Christ can save them from sin. Sabi dito, and then have fallen away. Yun, backslide pa rin. Ang point is, kung nagpakita ka nagpakita talaga yung isang tao na to na example, wala akong mag-example ng tao, pero nagpa-example talaga. active, in-embrace, naunawaan niya, then suddenly umalis. Then, we cannot say pa na apostate pa siya, pero pag nakita natin, na-confirm natin, ay, nalaman ko 80s na. Yun, example, laging 80s. Yun, we can say na apostate na yun. Kasi in-uphold na niya yung katuruan ng demons. 80s na. Actually, 80s, they believe that there is no God. Na, paano mangyayari yun? Kasama kita mag-share ng gospel. Tapos, I found out, hindi ka na nag-church, tapos 80s ka na. Ayun, I can say na apostate na yun. Now, in his last breath, sabi niya, hindi, Christian talaga ako. Ano yun? Tandaan natin, pag mga last part na ganun, like kung nasasabi to sa kaibigan ko, mga kaibigan ko, sinasharean ko na, hindi, pag matanda na ako, may busy pa ako ngayon. Tandaan natin, sa tip of the cross, dalawa yun. 50-50, kumbaga. dalawa yun na nakakita kay Kristo, pero isa lang. Yung nanampalataya. Ang point is, there are no assurance na in my last breath kaya ko sabihin na babalik tayo sa Matthew 7. Many will say to me, Lord, Lord, do we not profess? Sabi rin ni John Owen na kahit anong profession nila, once they fall away, once they turn their back, they know the truth, they partake the baptism, they partake the Lord's Supper, and yet neglect. It's for me, I can say na basta makita ko yung present nila o yung
sino na sila ngayon after nila maglumayo sa fellowship o sa simbahan. Normally, pag ganun, nakikita ko atheist na eh. Or agnostic. On my experience, agnostic na siya. Niniwala siyang may Diyos, pero hindi mo masasertain kung sino yung Diyos. I can say na, but, yun, ang ayun yung sagot ko, pero yung pinaka-action ko, pilit kong share yung gospel kasi mali yung pagkakaunawa natin before kung ano yung ebanghelyo. Pero yun yung sagot ko na sabi sa Hebrews 6, wala nang pag-asa sa kanila. Hindi na uli mamamatay si Kristo. Na para bang tinik nila yung unang kamatayan tapos mamatay uli. Para sure. Wala nang pangalawa. Tapos pinakita rin dito sa chapter 6 na it is impossible for them na ma-win back ulit. Kasi siguro sa experience ko ang sinasabi nila sa akin na ano eh, ato sa experience ko na to, nakikita na naririnig ko na sa kanila na hindi alam ko na yan eh. Ayun. Alam ko na yan. They know Christ, they know the Son of God, they know, but they cannot trade yung pleasures nila, yung temporal things nila. Ayun yung, lagi yan eh. Parang napag-usapan kagabi. May, pero ayun yung intake ko dito. Pas, linisin mo yung sinabi ko. ano yung, ano kung paano natin malalaman, di ba? Boy pa siya. Siya ay Christian. Okay. Tama yung sinabi ni Hermar. Terminal na yun. Wala na talaga. Pero, along the way, meron kasing part 90. Buhay pa eh. No? Diyan papasok yung importance ng church discipline. No? Dun papasok. Kasi, expel the immoral person among you. Diba? Ibig sabihin, kung hindi siya nagpapakita ng bunga ng pagiging totoong Kristiyano, kailangan i-excommunicate with the hopes that if Satan will destroy his body, kay Christ siya babalik kung talagang ligtas siya. So, hindi yun para maging trivial pa tayo na, ay, baka hindi naman talaga siya apostate. De, until mag-repent siya, we have nothing to do with that person. We have to treat him as an unbeliever. Kung makakausap man natin siya, gospel lang. Gospel lang talaga. Wala tayong ibang pag-uusapan. Kasi, by all intents and purposes, ano na siya eh, apostate na nga, di ba? Unless proven otherwise. So, we cannot say na, ang hindi natin masasabi, kung hindi siya apostate. I mean, kailangan natin mag-pass ng judgment based sa Matthew 18, kailangan, pero dumaan sa proseso yon, tama. Nakita, parang milya-milya muna para masabi mo na siya ay apostate or unbeliever talaga. Milya-milya muna yung ang daming pwedeng extra mile na ginawa. No? So kapag ka na-expel na yan, na excommunicate na siya, ginawa na ng Christian yung due diligence in practicing Matthew 18 in church discipline, at kung siya ay dumating na sa punto na yon, eh ang kailangan na nating gawin ay mamuhay ng hindi kagaya niya. At tratuhin siya na hindi kagaya natin. Pero kung siya ibabalik, sabi doon sa 2 Corinthians na, no, restore. Wag nang pasakitan. Kumbaga, baka ba overcome siya ng sorrow, too much sorrow. So, kung repentant naman, eh, tanggapin siya. Ayan. Yung kasi andito kami kanya sa Hebrews 6. So, connected din. Lilinisin mo yung ano. Eh, wala akong lilinisin. Tama yung sinabi niya eh. Nandun tayo sa part na in due diligence, sa patunayan natin na siya ay Hebrews 6. Pero may parts tayo na hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung takbo ng puso niya at isipan niya. Kaya kailangan siyang i-excommunicate. As Christians in a church na may authority, whatever you bound on earth will be bound in heaven, whatever you lose on earth will be loose in heaven,
about church membership. Trabaho natin gawin yun based sa sinabi sa Hebrews 6. Unless talagang nagpo-fall away lang siya na hindi siya totally apostate, babalik siya. Pero due diligence dapat. Talagang trabahuin natin na magkaroon tayo ng tamang judgment. Na kung i-expel natin ito, sigurado tayo na hindi talaga siya nagpakita ng bunga. Paano kung ano, di ba covenanted na, tapos may membership. Tapos sabihin niya na, alis na ako sa church. Kasi ayaw niya ma-excommunicate. Ayaw na niyang dumaan sa, kumbaga ayaw na niyang dumaan sa church discipline. So siya ang nag-decide sa sarili niya na, alis na ako sa church. in-expel niya yung sarili. Pwede bang sabihin ng church na hindi? Hindi. Pwede ibang i-take back yung authority ng church na huwag niya mag-excommunicate sa inyo. Yes. Kasi member na siya eh. May authority na ang simbahan sa kanya. Sa membership niya. Ngayon, kung ayaw niya magpasakop, parang ano lang yun, hindi, na-expedite na, napabilis lang yung proseso ng Matthew 18. Kung sa simula pa lang, ayaw na niya magpasakop, gano'n na yun. Siya na talaga yung umalis. Na-expedite na talaga, napabilis lang yung proseso. So, pero part ng due diligence natin is himukin siya na magpasakop sa church discipline. I-review. Kasi kaya naman siya ganun, may kasalanan, tama. Hindi naman niya na magsasabi na alis na ako, ayaw ko magpasakop sa church discipline kung hindi niya na-recognize na may kasalanan siya. So, obviously, may kasalanan yan. So, yun, maging pasensyoso, maging gracious. Sabi kasi doon, pag nakinig siya, you won him over. Pag di siya nakinig, hanggang, ganun din, darating din sa point na kailangan expose sa congregation yung kanyang kasalanan. Diba? Ayan. Ang kinaiba sa pastor, walang paano nga kung pastor, member din ng church? Wala na yung one-on-one. Automatic. Kapag nagsin ang isang elder, automatic, public. Ganun siya. Pag napatunayan, yung sin. Kaya, napakabigat accusation sa isang elder. Kailangan 2 or 3 witnesses. If there are no 2 or 3 witnesses, don't even hearing it. Ngayon, pag yung pastor, pinagtatakpan niya, hindi, yun. Exposed. Lalo dapat i-expose. So, both sides, members and elders, kapag ganun yung sitwasyon, ayaw magpasakop sa church discipline, talaga, bye-bye. Di ba dalawa question mo? Ay, sa akin? Dalawa question mo. Oo nga, no? Hindi, Dami yung nangyari. Yeah. Wait lang, isipin ko muna. Dun sa kasi sinabi mo rin kanina, bro, yung isang meaning din ng apostasy is yung nasa tamang katayuan ka and then may tinayuan ka na iba na masasabi natin na heretic. Okay? So ngayon, ano pa rin to? Connected pa rin dun kanina sa Calvinism at saka sa pagiging Armenian or ibang beliefs. Ano yung masasabi natin na heretic na paniniwala? Kasi, yun nga, sabi din ni Pastor kanina, yung ibang theologian, naniniwala sila na kapatid pa rin yung mga, sabihin na lang natin, non-Calvinist. Kasi we have the same gospel. Tama? We have the same gospel. Kahit may mga error sila. Yung pagiging heretic ba ay yung hindi na parehas yung gospel na sinishare? Ayun. Thank you for that question. Connected just question number 1. Pero if we look upon the meaning of heretics, so yung ginagamit kanina, parang hindi naman nakatulong si Google. A person believing in or
Di naman sinabi. Di naman sinabi. A person believing or in or practicing religious heresy. So, heresy rin. Yeah. Tama naman. Tama naman. Hindi ka na nakatulog. Hindi. Ayun. Meaning ng heresy, a belief or opinion contrary to the orthodox. So, pag sinabi ng heretic, kinakatayo niya na is unorthodox. When we talk about the orthodox, the primary doctrine of Christian faith, do we have believe in one God, in three persons, Father, Son, Spirit? So, example, ayoko mag-mention ng mga kulto, pero example, iglesia. Pero seriously, INC. Mentioning. They believe that Christ is a kind of human, hindi siya divine, sa last prophet. Heretic ko yun. Yun, I can say na heretic sila. With their face. Heresy talaga yun. Unorthodox. Anyway, ang Armenians, they believe in the same creeds. For example, the Apostles' Creeds. But in terms, ang nagkaiba lang sa Armenia kasi regarding sa ano na, sa Ordo Salutis, the Order of Salvation, yan. And they also believe that human is have a free will, total authority over certain things. Now, yung mga ganong mga terms, ano na yun, debatable talaga siya. Pero yung mga unorthodox, yan, once na hindi ka nag-cling dun sa orthodox statement or Christian belief, heretiko ka. Now, pwede mong sabihin na hindi. But if you gonna look sa history, at sa history ng church, di pinaniniwala ng history ng church, wala ka dun sa lineage ng biblical, ayun, masasabi natin na heretic in short, kapag hindi na sila nag-cling sa orthodox teachings, Christian faith. Okay, ayun na yun sa akin. So, bali, ang pinaka, ano natin, basihan, para malaman natin na nag-apostate na yung isang tao is, hindi na siya nag-cling dun sa primary doctrine, which is yung orthodox. In the same time, alam niya dapat, bago masabi na apostate, kailangan alam niya yung truth. Alam niya yung orthodox teachings. Pwede kasing may nag-cling sa heretics, pero di niya alam yung orthodox teachings. Oh, hindi apostate yun. Ano yun? Kanyari dati siyang Trinity, tapos naging oneness. Yun yung pinaka-ano ko doon. Ayun. Wala na. Thank you, bro. Pass. Linisin mo ulit. De, tama yung sabi ni Hermar. Yung orthodoxy, yun yan, very important na to prove if you are heretic or not. Kasi hindi rin tayo pwedeng hastily nag-judge na mga heretic yan. Kaya nga yung word na heretic, hindi siya basta-basta, kahit yung word na blasphemy, hindi siya basta-basta ginagamit, no? So, ayun. Kapag ka naman meron, may heresy, kailangan minamark. Talagang minamarkahan siya para iwasan ng mga Kristiyano. We call it as it is. At hindi lang ito patungkol sa mga, sa mga obvious na kulto. Yung binanggit nga ni dito, Brother Hermar. Pero pati yung mga mas delikado, yung somehow nagpapakita ng semblance or mukhang orthodox, pero hindi naman pala talaga. No. Meron akong na-discover kagabi na church somewhere in Cavite, no? Na meron silang ina-adhere na ang pangalan ng church ay Kingdom. Basta Kingdom something. Ang heretic na heresy na tinuturo nila, yung Amplified Kingdom Church. Kingdom Amplified, parang Amp Night 'yan. ang heretical na tinuturo nila ay yung Seven Mountains Mandate, which is NAR. So very subtle yung kung hindi ka aware, ang daming naloloko sa ganun. Yung isa sa matitinding false teacher diyan ay si nakakalimutan ko lagi pangalan niya. Na dapat nating markahan si Miles Monroe. Patay na yun. Nag-crash yung airplane niya. Salamat sa Diyos at patay na siya.
dahil ang dami niyang nalinlang sa false teaching niya regarding that. At hanggang ngayon, ay kumakalat yan yung teaching niya about the kingdom now heresy. No? So yun. So we don't call them brothers. No, maaaring may Christian sa mga ano na yun, sa kalipunan na yun, may genuine Christian talaga, pero to carelessly call them as brothers, pero ganun ang katuroan nila, delikado. No? Ayan. Ilang po. Ayan, salamat po, Pas. Hello, salamat kayo mar sa pagturo. Salamat din sa nailatag naman yung foundation na yung mga apostate una intellectually informed na syempre hindi ka naman pwede tumalikod sa hindi mo alam. Then isa pa yung nabanggit kanina sa sagot kay Kretches na they taste the heavenly things ganun. Sa may ano lang to, for the sake of others din, na alam kong napakinggan mo natin. Yung sa may parable ng vine and branches. Kasi di ba ang pinanghahawakan natin, yung mga apostate, complete apostate, di talaga sila inherit ng salvation in the first place. Ano sila? Di talaga sila genuine believer. Paano natin ma-explain yung ano, vine and branches? Kasi ang argument, kasi parang ang argument ng mga, kasi tayo naniniwala tayo hindi nalulus ang salvation eh. Yun yung ano natin, fundamental sa reform na kung genuine believer, magbubunga na isang genuine believer. Kapag hindi naman, magbubunga rin siya hindi genuine believer. But may arguments sa, wait lang, hanapin ko yung, John 15, verse 1 yan, yung, wait lang. Ayan. John 15, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit takes away every branch. Parang ang argument nila dito, di ba nakita mo naman na nakikristo muna sila bago sila mag-apostate, mawala sa faith. So, ibig sabihin na ito, nagkaroon sila ng salvation, yung mga apostate, bago sila mag-fall away sa faith na meron sila. So, paano siyang magiging take na yung mga apostate only taste the heavenly beings and the heavenly things and not totally inherit the salvation? Ayun. Siguro, ano siya? Ayun. John 15, I am the true vine. Siguro, kung gagawin ko yun, una, past mentioned din kanina, and also I uphold this, they are not saved in the first place. They are self-deceived. Self-deceived yun. They profess that they are Christian, but they don't have fruits. Sinabi rin to, consistent yung parable, consistent yung I am the true vine, consistent yung Matthew 7 na sinabi ko rin kanina na there will be on that day will say to me, Lord, Lord, do we not prophesy in your name? But sabi ni Christ sa dulo, I never knew you, means the intimate relationship between this disciple and Christ, Father and Son. Point is, you can be belong sa isang simbahan na parabang Christ yung Diyos mo, but along the way, in the judgment day, mapapatunayan na hindi ka talaga belong. Because there is no root. There is no repentance. Parang sabi nga example ni Pas kanina kay Judas. Judas is on Christ ministry 3 years. 3 years, hindi ka, ikaw yung nakakarinig ng preaching ni Christ, every ministeryo. You go along with Christ and other disciples, and yet, you are not saved. Ayun yung apostate. And I can be saying na they are not saved in the very first place.
That's why, napaka-importante sa atin na we need to examine ourselves. Kahit ako, lalo kami. Ay, lalo ako. Kasi I'm the one to try it now na kung saan nag-speak. So, kaya napakaganda rin ang topic kagabi na we need to examine ourselves in the light of the scripture. Ang point is, they are not really saved. They're just parang hypocrite yung topic mo kagabi. Babalik ko. They look blameless. They look devout. They look in the outside, but deep inside, their heart is full of sin, full of then of Satan. Ang point. Ayun yung ano ko dun. Intake ko dun. Hindi na wala yung salvation. Ako, papasok tayo sa Arpas. Pasok tayo sa Osas. Hindi na wala yung salvation, but they don't have salvation at the very first place, which is, ayaw ko na palalain, pero hindi sila saved in the very first place. So, balik kay Mar, masasabi natin na yung branches na nakakabit sa vine, hindi siya particularly sa salvation na hindi porkit nakakabit ka sa vine, eh, salvation na agad yung tinutukoy doon. I can say na if the Christian profess they're Christian and then naka-abide siya o naka-cling siya dun sa works na pinapakita niya na siya ay katulad ng ibang Kristiyano. Ang point is, yung salvation niya ay nakakling doon sa ginagawa niya. He is not saved at all. Kasi Ephesians 2:8, we are been saved by grace through faith and not by our works that no one can boast. Pero si Pas explain niya. Yan yung ginagamit ng mga Armenian to say na nalulus ang salvation, di ba? Pero in-explain niya ni John sa 1 John ng malawak. Sa buong book ng 1 John, chapter 1 to 5, nilatag niya doon na hindi ito ina-achieve, na may evidences na nakakabit ka talaga. So yung sinasabi na na dati kang vine na nakakabit sa, a branch ka na nakakabit sa vine, na save ka na nun, hindi. Hindi. Pinoprove na talagang saved ka if you manifest the abiding. And what does it mean to abide? To obey His commandment. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 3, and by this we know that we have come to know Him. Alam naman natin yung meaning ng know, di ba? Intimate relationship. If we keep His commandments, whoever say, I know Him, but does not keep His commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps His word in Him, truly the love of God is perfected. By this we know that we are in Him. Paano malaman? Whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which he walked. Sa kanya sinabi yung commandment. Verse 7, Beloved, I'm writing to you a new commandment, but an old commandment that you had from the beginning. The old commandment is that what you have heard. At the same time, it is a new commandment that I'm writing to you, which is true in Him and in you, because the darkness is passing away, the true light is already shining. Whoever says that he is in the light and hates his brother is still in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother in the darkness and walks in the darkness and does not know where he's going, because the darkness has blinded his eyes. Na-explain doon kung ano yung difference nung nag-a-abide, yung talagang nakakabit sa vine. Abiding is obeying, obedience sa commandment ni Christ, which is to love God and love His people. So, yun yun. So, hindi talaga siya saved. Kahit anong ipilit nila na, hindi, ligtas yan. Hindi, sabi nga ni Juan eh. In-explain niya, hindi yan totoong ligtas. Sinasabi niya lang na ligtas siya, pero hindi siya ligtas. He is a liar, yung sinabi niya. Brothers, siguro po, kahit mga isang question, last question po, ganon, or last insight, answer. Oh, hindi pa po nasasagot yung ano, yung number 3. Ulitin ko sa number 3. Ayun, salamat uli sa pagsagot din, pagbigay ng question. Sa pagsagot sa question, Sister Rodeline, sa 1 and 2. Sa number 3 po, ulitin ko yung tanong.
A professing believer has begun to absent himself from the church services. How may a church or the believer himself, for that matter, discern whether this is temporary period of backsliding or the beginning of a complete apostasy? Ganda po sagutin nito. Pwede magsagot. Ay, sa Google Meet? Ay. Sa akin, tinitignan ko dyan hindi yung frequent na number ng hindi pag-attend. Actually, may mga instances na sobrang layo talaga ng mga kapatiran. Or may mga instances na may mga emergency, no? Ang pinaka-ano kasi dyan is yung ating malaking factor dyan yung interest ng isang tao sa ginagawa niya. When it comes sa fellowship, kung wala talaga siyang siguro, wala siyang pagpapakita na gusto niya ng fellowship. Kasi isa sa mga ano natin, dapat nagre-reflect sa atin yung naglulong tayo dun sa fellowship eh. So hindi siya masasabi na for example mga tatlong linggo, isang buwan na hindi siya nakaka-attend. Baka may possible reason. May mga nangyayari na situational kasi siya. So meron din naman na nagsasabi na na tulad nun, nangyayari na rin sa atin 'to. Nangyayari na actually sa atin. So may mga pagkakataon na madalas naman umaattend pero nagpapakita rin ng hindi niya pagpapasakop doon sa mga ginagawa natin. Like for example, kinaibahan nung matagal, kumbaga may interval yung pag-attend doon sa taong madalas umaattend pero hindi makikita mo, hindi talaga siya nagpa-participate or hindi siya nagpo-push na ilapit yung sarili niya sa mga kapatiran. Possible ganun yun. Yun yung mga isang symptoms na ang isang tao ay naglalamig na sa Panginoon. Nangyari na sa atin yan. So, dumating, lumipat na ng church. So, may mga pagkakataon naman, pwedeng bed rest or something na Pero yung interest, magkaroon, may connect yung sarili sa kapatiran, may mga personal devotions. Andun yung nandun yung desire, tonic, pero ayun nga yun, naalala ko yung sinabi ni Paz, willing but hindi siya capable to attend. Hindi siya pwedeng ganun yung maging rason eh. Pero yung capable umattend pero unwilling yung kanilang heart. Possible nandun nag-start yun. Ngayon, to answer the question, possible magiging questionable yun sa isang tao na kapag hindi siya umaattend nang wala siyang nararamdaman or wala siyang conscience na okay lang. Pero kung ang isang tao na willing pero incapable, siguro hindi natin siya pwedeng i-judge na. Pero kung willing naman, possible. Kung for example, may mga time na pwede siyang tapos hindi siya nagpa-participate, questionable na yun sa part niya. Kasi meron siyang mga chance, may kaparaanan ng Diyos para makapag-connect siya. Diba? So, yun yung isa sa mga masasabi kong judgment doon sa situation. Pero, yun nga, maging maingat tayo pagdating sa pag-judge or Kasi, like, for example, kung kapatid talaga natin naman yan,
possible kung nahihirapan yan, magre-reach out yan. It's either ganito yung ano ko, sitwasyon ko, magre-reach out yan kung bakit ganun yung nangyayari. Pero kung possible, may problema na sa, ano niya, sa pag-attend niya, tapos wala siyang communication or something, apathetic na siya sa nangyayari, questionable na yun. Pero kung nag-a-update siya, ganito-ganito, may mga nangyayari, possible hindi naman siya masasabi. Ewan ko lang ha, sa akin, sa pananaw ko. Pero kung ang, kasi when it comes to apostate, backsliding, yun na yung sinasabi natin na tinatalikuran niya na isa-isa yung mga na ano. Diba? Kaya nga, ang hirap sabihin na kahit na yung isa natin mga kapatiran dito, lagi natin nakakasama, nagre-reflect yun. Bakit hindi siya nakikiparticipate? Tapos, in the end, wala na. Aalis na. Diba? So, yun yung ano, yun yung isang difference no, nung dalawa na madalas ma-attend, tapos yung isa naman, normally, hindi nakaka-attend, pero andun pa din when it comes sa ano. So, yun lang naman yung nakikita kong judgment pagdating doon. Pag di naka-attend, tapos nag-join sa Planet Shakers. Lang lang. Hindi, joke lang. Ano yun? Salamat ng sagot. Follower ni Darling. Parang ano, parang ang pinapunto ni Kuya Pichard is yung motives talaga. Na may mga hindi nakaka-attend, nakaka-neglect ng Lord's Day, pero may emergency example, yan. Meron naman na hindi umattend, tapos nakita mo sa mall, ganun. Masaya, ganun. Ay! Kaya ikaw din pala! Ay! Ay, ikaw ah! Ikaw rin ah! Ano, kasi totoo kasi nangyayari yan. May mga ganyan tayong kapatid talaga. So, yun yung isang nakakalungkot na nakikita natin na alam na capable naman sila, pwede naman pero pinipili nilang hindi umattend. Nagre-reasoning na sila. So, ang pinaka-symptoms nun is it's either ano lang ah, hindi ako nag-judge na ano. So, it's pero either kinakalimutan nila yung duty nila to our brethren and sa church, or else hindi nila iniintindi or hindi nila naintindihan yung pinaka essence nung fellowship nung simbahan. So yung isang yun yung ano dun. Ako nga yung parang kumbaga ngayon parang hinang-hina ako dahil ano, 1 week kaming hindi nakapag-church, tapos wala pang physical gathering. Mararamdaman mo yun. Kung ikaw talaga ay, kumbaga, parang kumbaga nakakaano yun, nakakapanghina. So ako, yun yung isang nararamdaman ko ngayon. Dahil naglulungo ako dun sa pag-edification. Naiyak ako. And then, may answer din siya, si Kuya Mimon. Kuya Mimon, sa number 3. Sabi niya dito, kaya mahalaga talaga yung church membership kasi pagpapakita to na nagpapasakop ka sa simbahan. May accountability ang isang member. And add na lang din ako sa number 3. I agree doon sa sinabi ni Kuya Pichard regarding sa frequency ng sa tagal. Ay, hindi mo masasabi yun. Pero maganda yung pinoint dito ni John Owen sa paragraph number 1 sa explanation niya to backslide from the practice of any teaching of Christ. Nabanggit din kanina na yung apostasy na it starts from the backsliding. Inuunti-unti niya yung pag-neglect doon sa mga teaching ni Christ, no? Sa mga practices, especially sa mga ordinances, yung pag hindi mo pag-attend ng Lord's Day. Especially kapag covenanted church na, pag nag-arap na ng isang simbahan, hindi mo na pa-practice yung mga ordinances na in-institute ni Christ, especially yung baptism, yung Lord's Supper, ganyan. Isa yun eh, dun nag-uumpisa yun eh. And habang tumatagal, papunta ng, unti-unti eh, sa lahat na ng teaching ni Christ na in-institute niya, yung mahalin mo, yung kapwa mo believer, lahat ng mga duties mo, no,
hindi mo magagawa yun kung wala ka sa simbahan. And siguro doon, sa pag-discern na kapag talagang complete in, the beginning na siya into complete of apostasy, doon ako mag-lean doon sa part na nag-manifest na sa kanya yung pag, tawag dito, yung hindi niya pag-practice ng lahat ng teaching ni Christ. Doon lahat eh. Doon, hindi niya na ginagawa yun. Talagang alam niya na kailangan gawin yun. Ayun yan, nabanggit kanina na kailangan, alam mo eh. Hindi, alam niya na kailangan gawin yun. Pero, dinideny niya na yun. Doon siguro sa part na yun. Yun lang. Hello. Medyo nalito lang ako sa word na frequency na ginamit nila Kuya Peach. Kasi ang frequency kasi yung bilang eh ng pag-attend ng church. Siguro ang tingin ko lang may factor yung frequency mo sa pag-attend ng church. Kasi una, violation yun ng fourth commandment ng Diyos na take the Sabbath holy. So, naigets ko yung point nila na hindi kung ilang beses ka. Pero ano kasi, mabigat pag sinabi mong absent ka sa Lord's Day. Holy yung Lord's Day eh. Holy yung Sabbath Day eh. So, gaya ng sagot ni Kuya RJ na kapag hindi ka nag-Lord's Day, daming ordinances at saka anong tawag sa ganun? Sacraments term? Tama ba? Sacraments, ano yan? More likely, parang pang-Katoliko yun. Pero ay, hindi sacraments. Ano ordinances. Like, pagkanta ng hymns, pakikinig ng word, sermon, tsaka yung communion. Siguro may factor yung frequency. Pinakamalaking factor dito yung frequency ng pag-attend ng church kasi violation niya yung sa Sabbath day. Sampo, sunod-sunod, ganun. Actually, dapat nga kahit once ka lang hindi maka-attend, dapat iba yung bigat. May, yun yung kagabi, no? Dapat may kirot sa puso kapag di tayo nakaka-attend sa Lord's Day. Kasi nga, holy yun. Banal yun. Sobrang banal yun. At it's rest day yun. Kaya, nabanggit din naman to, alam ko nabanggit na ni Pastor Joseph before, ano yung mga valid na reason pag di ka nakaka-attend ng Lord's Day. But at the same time, napapractice mo yung di mo siya na-violate yung Sabbath day. Yun nga yung pag-preserve ng life, pag-aalaga ng may sakit. Yun lang naalala ko yung dalawa eh. Pero yun, malinaw naman na gets ko yung mga sagot. Nilinaw ko lang yung word of frequency. Siguro po sagot ako sa number two last. Sa our Christian confidence has a great reward in times of unbelief, affliction, and persecution. What steps should be taken by a church to increase this confidence in its member, ensuring their endurance and faithfulness in perseverance? So, nabanggit na, naalala kong turo kagabi na the more na nagiging sincere yung Christian, nagkakaroon ng less shame. Then, yung pinaka-author ng confidence para makaharap tayo sa Diyos, yung integrity, yung honesty natin sa Diyos. Yun yung we admit that we are sinners, ganyan. Then, ano yung means or method ng isang church para mabalik yung confidence ng isang Christian? Siguro, personally, naranasan ko sa church yung counseling. Kasi, unfiltered dun eh. Lahat ng dumi mo, isishare mo sa pastor, sa kahit sa mga elder na tumatayong interim elders natin na ano, hindi siya conversation lang, kundi way siya para ma-lift up mo yung kapatid mo sa pananampalataya, ma-address yung radical reason kung bakit siya nanghihina sa pananampalataya. Kaya, nung na-realize ko nga, ay nabasa ko yung question, sabi ko, napakaganda ng counseling, napakagandang i-practice natin siya na lumapit tayo sa pastor natin, magpa-counsel tayo. At the same time, hindi lang tayo na-edify, kundi yung pastor din natin, tsaka sa ibang mga kapatid na humingi tayo ng mga advice or wisdom. Kaya as a church, ang context kasi nito, ano yung gagawin ng isang church? Siguro, isang part dito yung ginagawa nating practice ng mga kalalakihan na nagsishare tayo ng burdens. May factor yon para mag-persevere na hindi lang ikaw yung nakakaranas ng kasalanan. Yung laging naralagi ko siya naririnig sa mga kuya nga na hindi lang ikaw yung nakakaranas ng sin yan, pati iba. Kaya sa pag-share ng pag-confess ng sin, pag-share ng burdens, is a great fuel sa atin para magpatuloy sa pananampalataya. Especially,
nabanggit niyo yung past last time sa mentoring natin na dapat yung main motivation mo si Christ. Kasi kung hindi si Christ, hindi tayo magla-last in faith. Hindi tayo magpe-persevere. Yun lang siguro sa akin. Ayun, salamat sa pagsagot, Evan. Ayun na, nililinaw ni Evan na may factor yung bilang ng pagliban sa araw ng Lord's Day dahil ito ay banal. At ito ay inutos. And then also yung counseling and yung pag-share ng burden na pinapractice din natin sa mga kalalakihan. Alam ko marami pa kayong gustong sagot. Alam ko yon. Ah, pass. May dagdag ka, pass? Yes? Regarding dun sa frequency, mga ganon. No? Kaya nandun din church membership, Ayun, kaya important yung church membership kasi pwede kang ma-censor or pwede kang ma-church discipline kung may pagliban ka sa church. Kasama yun sa church discipline. So, ngayon kasi hindi pa member, napakadali pang lumiban. No, parang ano lang, parang wala kasing commitment. Pero imagine, every Lord's Day, nandun ang presensya ng Diyos. Isa to, bukod sa breaking of the bread, isa yung gathering ng mga saints na pangako niya na nandun siya, yung presensya niya. So imagine, ini-stab mo si Christ. So napakabigat ng pagliban sa simbahan. Kaya nga, kung may valid reason man tayo, it is with a heavy heart. But we are not excused in a sense na hindi ka absent ka, wala ka dun. Diba? So, sa part na yon, nakita natin talaga kung sino yung nag-absent lang for the sake, na umiiwas lang talaga, at yung may pagpipitagan talaga sa gathering ng mga saints. Doon din natin madalas nakita yung, o madali natin makita, sino na ba talaga yung papunta na sa apostasy kasi mag-a-adhere yun sa church discipline. No? Nagpapasita yon, hindi niya gina-justify yung kanyang absence, no, at hindi siya natatahimik, hindi siya na titigilan na ilang buwan ka nang hindi umattend, 'di ba? Parang buti kung nasa abroad ka or nasa balik ka ng karamdaman, nasa ICU ka. Eh kung wala naman doon, bakit wala? So, kaya ka na-excite din yung covenanting na maging bona fide church na tayo kasi doon talaga may streamline yung disiplina natin sa pagdalo, sa lahat, sa ating pananampalataya. Yun lang po. Hello, hello. Yun, salamat po pa sa paglinaw din po at yung epekto ng pagliban. Already 12:10 na po, 2 oras na pala tayo. Manalangin po tayo at ipagpasalamat sa Diyos na napag-aralan natin yung mga ganitong mga katuruan at nililinaw tayo kung ano dapat ang ating view o pagtingin sa ating mga kapatid na nanlalamig at sa mga once na nakasama natin din nag-apostate. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat na may kababaang loob. Ikaw ay dakila, mahabagin, Panginoon. Kung wala ang iyong habag sa buhay namin, isa kami, Panginoon, sa hindi kami naiiba, Panginoon, sa mga nag-apostate, Panginoon. Ngunit ang iyong grasya, Panginoon, ay patuloy kaming nililikom, Panginoon, at nangunguna sa buhay namin. Kaya kami nandito, Panginoon. Hindi kami higit kung kanino man, Panginoon, kaya kami nandito. Hindi, Panginoon, sa grasya lamang ni Kristo na matatagpuan sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, na ginamit mo ako, ginamit, Panginoon, ng pastor namin, ginamit, Panginoon, ng bawat isa sa amin upang pag-usapan, Panginoon, itong mabigat na usapan na ito. Patuloy, Panginoon, na salita mo lamang ang aming tindigan, Panginoon, salita mo lamang, Panginoon, ang aming pangahawakan upang maunawaan at tayuan, Panginoon, ang katuruan na ito. Panginoon, sa oras na ito, naway sa iyo, Panginoon, binabalik namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat.
Tangayin panalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas, Jesucristo. Amen at amen.